Ayun! Magandang araw po, maliwalas na Martes po sa ating lahat. Ayun, matagal-tagal po tayo ulit hindi nakapag-upload. So, natutok po tayo sa maiksing video. Pero ngayon, eto po. Hey! Nagbabalik po tayo muli. Kabilis po ng panahon, no? November na. Parang kailan lang po natin inihintay yung bare months na tinatawag, no? Pag dati pasilip-silip lang si Sir Jose Marichan, no? Ngayon, November na. No? Dati August, sinihintay natin yun. September, October, November na po. Next week, or ano, mahati na po yung November. Di December na ulit, syempre. Ayun. Pagkatapos po kasi ng undas, mabilis na lang, parang napakabilis na lang po ng araw. Ayun. Undas, yan. Diyan na rin tayo, pag-usapan na po natin ang undas. Pero ang pag-uusapan po natin ay yung mga kafin at saka casket. Yeah. Ang kafin po at casket, parehas lang po na anong tawag sa Tagalog? Kabaong. Yan. Pero yung kafin, yun po yung medyo murang version ni kabaong. Yan. Yan po yung tsaka iba yung shape nila. Alam nyo yung sa mga pinikula na mas malapad yung ano niya, yung sa balikat niya, yung paa niya, yung from paa tapos papalapad yung sa balikat niya. Yun yung mga kafin, tas gawa sa mga light materials lang, tapos usually mga hindi nakapintura, nakabarnish lang. Unlike si casket, yung kabaong na traditional po natin, ano, kabaong medyo yayamanin na, no? Nasa ano na, may mga kulay gold, di ba, may nakapintura ng puti, may hawakan na, may mga burlo-burloloy na yan. Tapos rectangle lang shape niya. Ganon po si kumbaga modern, yon, modern kabaong na siya. Na ano ko yan, no? Sa Sagada ba yun? Basta doon sa Mountain Province, yung mga kafin nila nakahang, no? Sa atin, wala na sigurong hindi nakakaalam doon. Isa sa mga pinaniniwalaan ng mga ninuno doon, mga katotoo. Kailan tumataas, doon mas maganda kasi mas lumalapit sila sa Panginoon natin. Yun yung belief nila. Kumbaga, mas mataas, mas malapit po sa Panginoon. Kultura po nila yon, tradisyon po nila yon. So, yun po yung paniniwala nila. Alam nyo po ba na isa sa pinakamahal na kabao sa history ng mundo ay yung pong kabaong ni Michael Jackson, the King of Pops, no? Siya po yung isa sa may mahal na kabao at service sa buong mundo po yun. Pero ang pinakamahal po na service at kabao, no, sa buong mundo, lahat po, kay karamihan po sa atin, lalo yung schooling,
nag-aral at nag-aaral si Alexander the Great. Siya po ang may pinakamahal na serbisyo at saka ng kabaong sa buong mundo. Ang kabaong po niya is gold-plated po. Tapos meron talaga silang gold-plated, tapos meron siyang gold talaga na part yung kanyang kabao. Estimated po niya is umaabot po siya ng $600 million. Ganun po yung kamahal yung ano niya. Yung serbisyo niya, yung ano niya. Kalahating bilyon po. Kalahating bilyon na dolyar po. Hindi pa peso yun. So kung 600 times 5, 30, more or less, para kung ganun siya, 3 billion pesos sa pera po natin, sa peso. Yan. Ang humatak po sa kanyang kabaong ay 60 na kabayo. Kung baga sa sasakyan, no, literal po na 60 horsepower. Ganun po kadami yung ano niya. Yung matak po na kabayo sa 60 horsepower. 60. Ganun po ang binigay na paggalang sa huling paghatid sa hantungan po ni King Alexander the Great. Kung sa bagay po hindi lang po sa lugar nila kilala. Dahil katulad nga po ng nabanggit ko kanina, wala pong hindi nakakakilala sa kanya sa mga schooling at tapos sa pag-aaral, basta nakatutok sa pag-aaral, usually nababanggit yan sa mga subjects natin, sa mga ano natin, yan, si Alexander the Great. Pero alam niyo po, no, kung ano yung sikreto, ito sikreto din, unrevealed kanya, or hindi natin hindi naman siya unreveal, pero yan, hindi natin siya napapansin. Ito po yung riches, pinakamayaman po, hindi isa sa pinakamayaman, pinakamayaman po na lugar, pinakamayaman na lugar, lugar na kung saan makikita mo ang mayayaman naman. Pinakamayayaman. Mayaman sa lahat ng bagay. Ito po yung libingan. Hindi lang po napapansin ng lahat o hindi nila nare-realize na ito po ang pinakamayaman na lugar sa buong mundo. Ito po yung nandito po lahat ng pag-asa at pangarap ng tao na hindi po natupad at hindi nabuo. Nandito din po yung libro na hindi naisulat. Nandito rin po yung mga kanta na hindi po nakuhang inawit. Nandito po yung mga na-invento or i-inventohin na hindi po na-share sa tao. Ganun po siya. Ganun po kayaman yung libingan. So yun, at least may mga bagay na naman tayong na-realize. At
andito na po ako. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Hanggang sa muli po. Salamat.